In Jesus' name. Hallelujah, Lord. Paprika po na aking pinasukan sa pamamagitan po ng aking katrabaho. Ang sabi niya, makinig ka. Ngayon nagtotalk si Brother Mike. Noong pong panahon ngayon, sabi ko, parang nakakaboring, pero salamat sa Panginoon dahil nakatagalan po, ako po ay lagi ko nang hinahanap ang salita ng Diyos at patuloy at nagpatuloy po akong sa pakikinig. At lang lagi po ang itinotalk po ng ating mahal na punong lingkod noon. Mag-ika po kayo, mag-ika po. Subukan nyo, mag-ika po. At yun nga po, sinubukan ko po at ako po ay nagpatuloy na mula na in Jesus' name, hallelujah. Signal, Lord, yung signal. Hindi pong hanapin ang gawain po noon dahil noon po ay may mga naglalakad na upuan, madali po nang masundan kung nasaan ang malaking gawain. At yun nga po, at ang sabi po natin po nung lingkod noon, siya daw po ay gwapo. Gusto ko pong makita yung gwapong nagsasalita po noon sa PICC. Kaya po, ako po ay nakadalo sa malaking gawain at nagpatuloy po magpahanggang ngayon. Yung Sabado po noon ay wala po akong absent. Tunay na ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Sa gitan ng pag-inig at patuloy na pagsasabunggit, hinanakit sa aking puso at ako'y nakalaya sa mga ganong maling nasa isip at puso. Kaya salamat sa Panginoon. At hanggang po sa pagpapala ng Diyos, ako po ay dinala ng ating Panginoon sa bansang Taiwan. Sa bansang Taiwan, ako po ay pinagpala ng Diyos, siksikliglig at umaapaw. At doon po ay ginamit din po ako ng ating Panginoon bilang core group. At hindi ko po alam na doon ko po pala masasumpungan at iginayak na at inihanda na ng ating Panginoon ang aking magiging brother husband, ang aking love of my life. Sa Taiwan po kami nagkakilala ni Brother Felix Liwanag hanggang sa kami po ay nagpakasal. Noong po ako ay pumunta ng bansang Taiwan, ang dala ko po ay isang bag lang at nang ako'y umuwi, marami pong balikbayan box ang aking dala at may mga dollar pa. Ganyan po magpala ang ating Panginoon. Amen. Sabi nga po natin po nung lingkod, kung gusto nyong yumaman, dumalo kayo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Nandito po ang kayamanan ng ating Panginoong hindi nauubos. Amen. At doon po, pag-uwi ko ng bansang Taiwan, ng Pilipinas, galing bansang Taiwan, nagpakasal na po kami ng aking brother husband na si Brother Felix Liwanag. At kami po ay biniyayaan ng Panginoon ng tatlong anak. At naging hayahay po ang aking buhay. Nakapagpagawa po kami ng maayos na tahanan sa Bulacan. At nakabili po kami ng lupa't bahay dyan sa Pasig. At ngayon po ay ginawa naming paupahan na yun po ang ginagamit ng ating Panginoon sa aming mag-ina sa buhay namin ngayon. At talaga pong, ang mga lingkod ng Diyos ay hindi exempted sa pagsubok. Isang araw po ng February 1, 2017, dumating po sa aking buhay ang isang tawag. Ang sabi niya, ikaw ba yung asawa ni Felix Liwanag? Ang sabi ko, opo, ang asawa mo ay naaksidente dito sa Delpan. Dead on the spot. Brother Mike, parang gumuho yung mundo ko. Naging twilight ang buhay ko. Tumilim ang liwanag na nasa puso ko. At talaga pong hindi ko alam ang aking gagawin. Lahat sa isang kisat mata, nagbago po ang takbo ng buhay ko. Subalit salamat sa mga salita mo, Brother Mike, na ating Panginoon na iyong ipinapahayag. Dahil isa lang po ang hindi nagbago, ang aking pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Naging matatag po ako dahil sa pakikinig Jesus ng mabuting name. Balita na iyong inihayag. Amen. At salamat sa Panginoon, hindi po kami pinabayaan ng ating Yahweh El Shaddai. Yes, Lord. Pinurubayt po niyang lahat. Tinulungan po kami, bumuhos po ang tulong mula Amen. Sa ating mga kapatid sa Bulacan at sa iba pang mga kapatiran. Amen. Wala po akong nakuhang kahit 5 sa insurance man lang sa mundo. Ang Diyos po ang nagpatunay na siya ay tapat sa kanyang pangako. Lahat po ay pinurubayt ng ating Panginoon. Hindi po niya kami pinabayaang mag-iina. At yan nga po isa pang himala. Sa isip ko, gulong-gulo po ang isip ko. Sino may kasalanan? Paano nangyari? Ba't na-aksidente? Alam niyo po kahit yung mga pulis, hindi rin po nila maintindihan. Yung pong CCTV na
nakaano po doon sa pinagdaanan ni Brother Felix, ang sabi nila, yun daw pong CCTV na yon ay matagal nang sira. Pag-akyat po niya doon sa tulay, sa pagbagsak niya, sa pagkaka-aksidente niya, 2 minutes lang pong nag-roll yung CCTV at wala na. Pinakita lang po sa amin, sa akin, lalo na po sa akin gulong-gulong isipan, kung ano ang talagang nangyari. Ipinakita lang po ng Diyos, nakagustuhan niya talaga ito at kalooban niya ito. Kaya napayapa po ang aking puso't isipan na ito'y kalooban ng Panginoon, ang kanyang pagkamatay. Sa kanyang pagkamatay, ako po ay patuloy na naglingkod sa ating Panginoon. Hindi po ako lumayo dahil sabi ko, kung ako'y lalayo, walang mayari sa buhay ko. Kaya po, napakabuti ng ating Panginoon, hindi niya po ako binitewan, nanatili po ako sa gawain ng Yahweh El Shaddai at patuloy na naglilingkod. At yun po, Brother Mike, isa pa pong napakalaking himala ng ating Panginoon. Ngayon po, ang aming mga anak na 3 ay isang 4th-year college, isang 3rd-year college, at isang 2nd-year college. Ito po ang napakabuti nung pong ang anak ko ay mag-1st-year college, ang panganay po namin. Kasabay po noon, ang pagdideklara ng ating Pangulong Duterte na libre ang lahat ng tuition fees sa States of University. Napakabuti ng ating Diyos. Alam niya na hindi ko kayang magpa-aral. 3 po yung college na yun. Alam niya na wala na akong katuwang. Siya po ang gumawa ng paraan para hindi ako mahirapan magpa-aral ng college. Wala po akong ginastos na tuition fee magpahanggang ngayon. Gagraduate na po ang panganay ko ng engineering. Praise God. 4th year na po. At yung isa po ay 3rd year at 2nd year. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Pinoprovide niya pong Amen. Lahat. Hindi niya po ako pinababayaan. Amen. Hindi niya po kami pinabayaang mag-ina. Meron po akong maliit na lugawan. At doon po kami kumukuha at yung pong paupahan sa Pasig. At yun po ang ginagawa ng Diyos. Noong pong COVID, Brother Mike, nagkasakit po ako nung kasaksaan ng COVID dahil ako lang pong mag-isa ang naghahanap buhay. Naranasan ko po ang lahat ng sintomas ng COVID. Hindi makaamoy, hindi makalasa, may lagnat, masakit ang lalamunan. Pero salamat muli, Brother Mike, sa lakas ng loob mo po na patuloy kang naghayag noong panahon ng COVID kahit wala kang kasama dito, ikaw lang mag-isa. Ang sabi mo po noon, huwag kayong matakot. Amen. Huwag kayong matakot. Ang Amen. COVID na iyan ay simpleng trangkaso lamang. Napakabuti ng ating Diyos, yun po ang nalagay sa isip Amen. Ko na wala po yung takot ko. At ako po yung nagpatuloy. Amen. At sabi niyo po, simpleng tubig at asin lang ang gamot dyan. Amen. Yun po ang ginawa ko. Sabi ko sa mga anak ko, huwag niyong sasabihin kanino man na ako'y may sakit. Baka pag nalaman nila, akuhanin ako. At baka pagbalik ko sa inyo, nasa garapon na ako. Kabalit, salamat sa Diyos na buhay. Gumaling po ako. Amen. Ilang beses po ako nagkasakit noon, panahon ng kasaksaan ng COVID. Narito po rin po ang inyong punong lingkod sa kabutihan. Praise God. Sa kabutihan ng ating Panginoon, narito pa rin po ako praise sa inyong Lord. Harapan. Nagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos. Amen. God be the highest glory. Amen. Praise the Lord. Amen. Overtime, sister. Praise Chikong the Lord. Song.